So, hi guys! Welcome back again to my channel. So, for today's video guys, ay isashare ko sa inyo ang mga rason kung bakit ang mga Pilipino ay umaalis ng bansa Pilipinas para mag-abroad. So, bakit nga ba guys ay marami pa rin Pilipino ang umaalis ng Pilipinas para mag-trabaho abroad sa kabila ng mga kumakalat sa social media na marami pa rin mga kababayan ang minamaltrato at pinapahirapan ng kanilang mga amo? Kaya naman guys, sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga rason kung bakit maraming mga kababayan natin ang willing umalis ng Pilipinas at iwan ang kanilang pamilya para magtrabaho abroad. Kaya kung interesado ka, please keep on watching. And now, without further ado, let's start! So yun na nga guys, pag-usapan natin yan, mga rason kung bakit nga ba tayo umaalis ng ating bansang Pilipinas. So syempre, nangunguna na dyan guys, ang poverty o kahirapan. So alam naman natin, di ba? Nangunguna talaga yan sa listahan natin ng rason. So ayun guys, kasi nga maraming mga Pinoy pa rin or kababayan natin ang hirap sa buhay. So ang inaakala nila na ang pag-abroad ay ito ay maging dahilan sa pag-ahon ng kanilang buhay sa kahirapan. Kaya naman, gustuhin na lang nila na malayo sa pamilya at magtrabaho abroad para naman subukin ang swerte. So hindi naman lingid sa ating kaalaman yan guys na marami pa rin until now. At isa na ako doon na kailangan kong umalis para umahon sa kahirapan ng aking pamilya. And then next is number 2. Ito yung guys, yung kawalan ng trabaho or tinatawag nating unemployment. So, merong 3.88 million pa rin ang mga Pinoy guys ang walang trabaho sa ngayon. At dahil nga po walang trabaho, so marami ang sumubok ng swerte at maghanap ng trabaho abroad. At doon, pagdating nila sa abroad, nahanap nilang swerte, nakaahon na sila sa kahirapan. So, alam nyo guys, mataas kasi yung expectation or madaas yung standards, yung mga hinahanap na skills dito sa Pilipinas compare doon sa ibang abroad pagdating sa pag-apply ng trabaho. Okay? So, alam natin yan. For example na lang, mag-a-apply ka bilang sales lady. So, you have to be a college graduate. Isa na akong ganyan guys, hindi ako makahanap-hanap ng trabaho nung time na bumalik dito ako sa Pilipinas. Akala ko mag-for good na, pero hindi pala. Ang hirap, nanggaling ka sa abroad, tas mag-apply ka ng work dito sa Pilipinas, walang tatanggap sa'yo. Okay, kasi nga, kailangan nila college level or college graduate. So, yan yung pangalawa natin guys, unemployment. And then, pangatlo naman, maliit ang sweldo sa Pilipinas. So, di ba, ranas na ranas ko yan guys. Kahit pa mag-overtime ka, same pa rin yung sweldo mo. Kahit magkabaku-baku ka na dyan, kakuba-kuba ka na dyan sa pagtatrabaho, ganun pa rin yung sweldo mo. So, alam natin, being a domestic helper sa ibang bansa ay malaking bagay, malaking impact sa atin, di ba? Kasi nga malaki yung sweldo. So, carry natin na, carry natin lagpasan yung gano'ng pakahirap. Kasi nga, at the end of the month, yung salary natin is malaki. Tsaka guys, sumabay pa yung mga mataas na bilihin. Paano na lang? Maliit yung sweldo natin at din yung mga bilihin mataas. So, paano tayo ngayon? Paano natin buhayin ang ating pamilya? Hindi na kasi guys naaayos or naaayon ang ating sweldo para doon sa pangangailangan ng ating pamilya. So, kailangan na talaga nating humanap ng ibang paraan para madagdagan ang ating income. So, isa nga din po yan ang mag-abroad na lang. Kasi as we all know naman talaga na mas malaki ang sahod ng abroad compared dito sa Pilipinas. So ito guys, isasama ko siya sa kadahilanan kung bakit aalis din yung isang tao papuntang abroad. Maling akala. So guys, maraming namamatay o maraming napapahamak din sa words na maling akala. So maling akala kasi guys, yung nasa isip kasi ng isang tao na pag umalis siya or pag nag-abroad siya, giginhawa ang kanyang buhay. So, babago ang kanyang buhay, maging mayaman na siya, maganda na yung kalagayan ng kanyang buhay. Pero guys, take note. Pag nag-abroad po kasi tayo, hindi natin alam kung ano yung kahinat na ng career natin sa ibang bansa.
So, ang ikala nila, madali lang ang buhay at madali lang kumita ng pera abroad. Ang di nila naisip, guys, at di naisip ng iba, na di naman lahat ng nag-OFW or pumupunta ng abroad ay malaki ang sweldo at sinuswerte. Okay? As we all know naman na maraming balita na nag-abroad ay kinasawi. Nag-abroad, ganito ang nangyari. So, wala talagang tama or wala talagang eksakto na mangyari sa buhay mo pag pumunta ka ng abroad. Kumbaga, makikipagsapalaran ka sa swerte mo. Okay, hanapin mo yung swerte mo sa abroad. Swerte mo na lang kung makauwi ka. So, hindi ko nila lahat, guys. As well, no, as lo, yung domestic helper kami, domestic worker, ako nga, umuwi nga talaga ako ng Pilipinas. Pinili kong umuwi kahit wala akong pera. So guys, yung mga nagsasabi na pautang kasi abroad ka naman. So guys, hindi po ganun kadali. Hindi po kami ATM sa ibang bansa na pinupulot lang yung pera. Pinaghihirapan namin yan. Walang tulugan, puyat, walang masyadong kain para lang makipagpadala ng pera sa Pilipinas. So, maling akala, guys. Isa sa mga rason, wow, abroad ako kasi ganito, ganyan. Kaganda ako. Kaganda yung buhay ko. Mayaman na kami. Mabibili ko ng ganito, ganyan. So, it depends on the situation sa abroad. Kung maswerte ka, swerte mo. Okay? So, ikaw yung gagawa ng kapalaran mo sa abroad. Ito pa, guys. Sinasali ko sa rason kung bakit umaalis ang isang tao para mag-abroad. Broken-hearted. Oh. Hindi nyo inakala. Pero, totoo yan, guys. Maraming, at may mga nakilala ako na kaya nag-abroad ay para makalimot sa sakit na nararamdaman. Mas madali daw kasi silang makalimot at may pag-asa na may makilala pang iba. So, isa ito sa mga dahilan para lamang, di ba? Isipin mo parang hindi siya totoo, pero true yan, guys. Maraming ganun. Kaya, no, parang walang direction yung kanilang buhay kumpara bakit sila nag-abroad. Yan lang yung iniisip nila para makalimot, para maiwasan yung sakit na dinanas nila dito sa Pilipinas. At pagdating nila doon, baka move on na sila at din makahanap ng iba. So, tandaan natin, guys. And then last, guys, na reason kung bakit umaalis ang isang tao ay nag-aangad ng mas magandang kinabuhay. Sabi nga nila, guys, the grass is greener on the other side. So, dahil din sa pag-abroad, ay maraming opportunities na pwedeng dumating sa'yo. Marami kang pwedeng makilala na maging connection mo or future business partner mo. O kaya naman, makapag-migrate sa ibang bansa. So, there's a lot of opportunities, guys, na pwede nating mahanap sa abroad. Okay? For example na lang yan, paano na lang kung nakapag-asawa ka sa abroad? Kung umalis ka dito sa Pilipinas single, tapos nakahanap ka doon ng yayamanin or di ba ganun? So, yun yung magpabago sa buhay mo. And then, meron ding iba na doon na nakakuha ng resident. So, hindi na kanya-kanyang opportunities. So, pag umaalis siya ng isang domestic worker, pagdating doon, nag-aral siya, gumawa siya ng paraan para hindi sa lahat ng oras is domestic worker siya. So, gumanda yung buhay. So, it's up to you kung paano mo talaga siya balhin, paano mo talaga i-develop yung sarili mo, paano mo siya disiplinahin, okay? So, just to think of this, guys. So, bago ka talaga mag-abroad, dapat isipin mo na 100% kung bakit at papaano at para sa kanino ba yung pag-desisyon ko na pag-abroad. So, ayan, guys, ang mga rason ko na para sa akin ay mga dahilan kung bakit marami ang umaalis para makipagsapalaran abroad. Kaya ikaw na isang OFW, anong naging reason mo? Bakit ka nag-abroad? Just type, guys, in the comment section naman below, okay? At kung nagustuhan mo, guys, please thumbs up and then please don't forget to subscribe to my channel. So, thank you, guys. Have a good day. God bless!